one. Yeah. Hello everybody. Sad to say, salita ako ng salita dito, kaya lang natakpan pala ng buhok ko yung microphone ko. So, anyway, this is our last day in Hanoi or Vietnam. And yung flight namin is alauna pa ng madaling araw. So, nagpapaubos lang kami ng oras. So, we decided to do this city tour in Hanoi. So, ayan, nasa tuktok po ako ng bus. And we're about to do the Hanoi City Bus Tour. Super init dyan, kahit hindi maaraw. Pero, carry bells lang. So, we are just waiting for the other passengers. And in a few minutes, aalis na po kami para maglibot sa buong city ng Hanoi. And ayan, almost lahat po kami nakasuot ng salakot or Vietnam hat. Mostly po ng mga locals, suot po nila yan, Vietnam hat na yan. Lalo na yung mga local vendors or fruit vendors, makikita mo talaga sa kanila na suot-suot nila. And ayan, nakikita nyo is Siklo. Yan, so pwede nyo silang i-hire para mag-tour around the lake. For, I think, based on our experience, we paid 100,000 dong. So, divide nyo lang po yan in 480 peso, and that's the price for the tour, for the Siklo. So, ayan na nga. Oh, ang lola niyo umaura. Syempre, kailangan umaura, nasa Vietnam tayo. And syempre, dahil wala na naman akong taga-video at si Dudong medyo buringot na sa ka-video sa akin. So, para-paraan lang 'yan. Oh, 'di ba? Oh, aura. Oh, aura. Ganun. They're standing. So, anyway, waiting pa rin po sa ibang pasahero. So, marami pang bakante. Tara na, babiyahin na tayo. So, there it is guys. Umalis na kami. Pupunta na kami ng Manila. Char! So ayan na nga, umalis na nga yung bus namin at halos lahat talaga kami ay nakasuot ng Vietnam hat. So, basically,
Hindi ko pa nalalagay yung headset ko dyan na binigay sa amin ng bus operator. So, wala talaga akong alam kung ano ang itinerary ng city bus tour. And huli ko na na-realize na hindi ko pa pala na i-plug in yung headset. So, ayan. Hindi ko alam kung nasaan na kaming part ng tour. Pero yung naabutan ko is yung hospital nila na ang tumulong or country na tumulong sa kanila is Germany. And isa yung Germany sa mga countries na walang visa pag pumunta ng Vietnam apart from us, which is Asians. And yun, dun ko lang nalaman na malaki pala yung part ng Germany na tumulong sa Vietnam. So, yun yung naabutan ko, guys. So, kung napapansin nyo, nasa likod talaga ako ng bus sa taas. So, ayan. Mega video-video talaga ang lola nyo. And of course, suot-suot ko pa rin ang salakot. And nasa likuran ko, yan yung famous church nila sa Hanoi. Sad to say, and unfortunately, hindi ko alam kung anong pangalan ng church na ito. Pero I'm sure na isa sa historical sites ang church na ito dito sa Hanoi. So, ayan, medyo video-video lang ang lola nyo. Kasi actually, suot ko na yung headset niyan, kaya lang maikli siya. So kapag tumatayo ako para mag-video, natatanggal siya sa tenga ko. So hindi ko ulit naririnig kung ano yung mga sinasabi sa headset. So ayun. But anyway, we're still in the bus. And actually, allowed kayong mag hop on, hop off sa bus as long as alam ninyo kung anong oras ang dating at kung saan kayo mag-aantay ng bus pabalik. Meron kaming headset, kaya lang music lang ang naririnig ko. So, hindi ko na alam kung nasaan na kami. Oh, there it is. Wow. Wow. Ah, meron naman pala. Ah, this is the hospital. There.
pagbabalik sa station nyo. So, hindi talaga kami dyan nag-hop on, hop off. Nag-stay lang kami talaga sa bus hanggang matapos yung tour. So, ayan guys. Hindi ko pa rin talaga alam kung ano yung itinerary ng city bus tour namin. And suot-suot ko pa rin yung headset, pero hindi ko na alam kung ano yung sinasabi at kung nasaan na kami. So, my apology for this. I'm supposed to be explaining where we are right now, but sad to say, I'm not. Pagpasensyahan nyo na po. I am totally lost. And huli ko na lang din nalaman when my husband stopped me to stop standing kasi nga for the safety na rin dahil nasa taas kami ng bus. So basically, bawal talagang tumayo. So ayan guys, nandito na kami sa may bandang train street. So kung maaalala nyo, meron akong in-upload na video for the train street. So ayun, nalagpasan na namin. And we are just basically on the way to the other historical sites of Hanoi. And we are just very lucky for this weather. Even though it's our last day here in Hanoi, napagbigyan pa rin kami ng panahon na maganda. So we are very happy with that. And we enjoyed the bus city tour. And basically, pagka dating namin dito sa Hanoi last September 9, it was very bad weather. It's raining. And we stayed in Hanoi for almost 3 days. And you can still specifically do the city tour. And you can also buy raincoat everywhere. It's available. And you can still do the city tour, but sad to say, hindi nyo talaga may enjoy kasi nga maulan. So we are very happy na today napagbigyan talaga kami ng panahon. So anyway, nakikita nyo yung flag ng Vietnam ngayon at this moment. And at this moment din, sinasaway na ako ng aking husband kasi tayo ako ng tayo. And it's not really allowed to stand up kasi nga for your safety na rin dahil nasa taas nga kami ng bus. So, ayun lang. And we are still on the way to the other historical sites of Hanoi, and I just love the trees surrounding us. And
it's very nice. It was very nice tour. And base sa nabasa kong article nga pala, Vietnam is number one for the top performing countries in Asia, na number one sila for the tourist arrivals. They actually have 11.4 million tourists. So, natalo pa nila ang Pilipinas for the international tourists. Good for them. Hindi rin kasi makakaila na number one sila. Kasi number one, yung visa is very easy to process. And by the way, narinig ko lang din sa tour na ang Germany is the number one country na tumulong sa Vietnam. So that's why maybe German has a free visa to enter in Vietnam, aside from Asians. So, how is that? So, Di. See the duck? Thank you.
So ayan guys, inalis ko muna yung sombrero ko or yung salakot ko. Kasi nga nasasakal na ako. So I have to adjust it. Tapos mahangin pa sa taas. So pag na nalilipad yung sombrero, nasasakal ako. Ay nako, ang daming ganap. Pero anyway, ayun, tinanggal ko muna yung sombrero ko. At kailangan ko munang ipahinga ang aking leeg kasi nga nasasakal talaga ako. So ang hirap ng first timer. But anyway, ayan, binalik ko na naman ang aking sombrero. Pero hawak-hawak ko na siya kasi nga nililipad. Huli ko na nalaman na pwede pala siyang i-adjust. Yung parang ribbon na kulay pula, pwede mo pala siyang i-adjust. Sorry naman, sorry. Being a first timer here in Vietnam was a very, very nice experience for me as a first timer. As in, wala talaga akong idea to or what to expect in Vietnam. Pero I'm definitely coming back in Vietnam. It was really a pleasure. And to know all the cultures and history of this place was really amazing to know. The people, the friendly people of Vietnam, their tradition, their culture, the food, the historical sites, and everything was really an amazing experience for me. Yung mga day tour, trekking, adventure, it was really an unforgettable travel experience. And again, I will be, or we will be definitely coming back to this country of Vietnam. And to all the tour guides and the people who helped us experience the tours, thank you very much. And shout out to the travel agency, especially to Mr. Tung, our tour guide, Mr. Hai, for the Ninh Binh day tour. Thank you very much. And also to the newly friends na na-meet namin along the way. It was a pleasure meeting you guys, and hope na we will meet or see each other again when we come to Vietnam. And 100% sure na we will use the travel agency that we inquired for the tour na experience namin ulit sa
Vietnam. So again guys, thank you very much for watching my video, and so ciao. There it is guys, that's it for today's video, and dito po nagtatapos ang aking bus city tour sa Hanoi. Thank you guys very much for watching my video and supporting as always. This is Aklanon Guide Official, and I hope na maybe one day you will have a time to visit Hanoi and you will love it as much as we do. But don't forget to research it first kung anong buwan kayo pupunta ng Hanoi. And thank you very much.